Writer PH Studios. Sumapit kayo na maigi sa inuupuan ninyo, dalilin niyo kakayanin. Ano kaya na tama ng tao? Rita, ikaw na magpaliwanag. Paay. Nalaman talaga na hawa ako eh. Paano namin pinaghahandaan? Tulad po ng sabi nila Domi Joanna, grabe talaga, as in, pinag-uusapan namin. At hindi lang kami dalawa ni Ken, actually, lagi namin kinakausap si Direk Joron. Mm-hmm. Siyempre, of course, we also want to know ano yung perspective ng director namin. Paano ba niya gustong gawin? And we're very grateful kasi ano, yun nga again, grabe, sobrang cool na director niya, no? Ni Direk Joron, kasi na binibigyan niya kami ng freedom to collaborate. So, ang cool din niya kasi sobrang game din siya sa lahat, katulad namin. So, ang sarap lang na gumawa ng mga ganun. Kasi syempre, sa amin, well, first time to na makikita ng fans namin. Diba? Kasi from my special tatay, hindi naman siya like yung todon-todo talaga eh. Kasi parang isang araw may baby Angela na. So, one of the base, obviously, walang ganon. Kasi, as a sweet girl tayo doon, Miss Rachel, di ba? Wala tayong masyadong ano doon. So, itong ang dalawang ikaw, very mature talaga kasi nga mag-asawa sila. Actually, na-excite kami. Hindi kami kinabahan yet na gumawa ng love scenes or intimate scenes together. Mas na-excite kami kasi, actually, iniintay na naman itong panahon na to. Ikaw na mag-explain siya. Bakit ba natin iniintay yung mga ganitong eksena? So, yung hinihintay niyo talaga. Go, Ken. Naka-mute ka, Chao. Naka-mute. Isa pa. Yes po, Miss Rachel. Ang ganda kasi ng pagkakagawa ni Direk Joron eh. Totoo eh. Pero nagkakahiya. Hindi na po. Direk Joron, nagkakahiyaan pa ho ba kami? Sige, si Direk. Direk? Kami rin ang kapit, Miss Rachel, nung ginagawa ng lahat. Sinushoot yan. So hindi sila, parang ano na sila, wala nang awkwardness, talagang... Patulong yun na marami na silang napagsamang projects kasi makahalata mo yung comfortability nila sa isa't isa na nakatulong yun eh para ma-explore yung ibang execution ng let's say love scenes yun eh na more, kasi pagka gumagawa ka ng love scene meron kang usual na naiisip pero kung komportable yung artista mo sa isa't isa mas malalaro mo yung dynamics nila as a married couple naman kasi sila dito eh. So yung inhibitions dapat sana wala, di ba? And wala yon sa kanilang dalawa, kay Ken and Rita. Kaya yes, naging boring talaga ang mga executions dito. So wala ano na yan, pero kayo ba meron kayong mga specific na mga routine na paano kailangan super fresh? Kasi syempre, may mga intimate scenes, may mga kissing scene, ganyan. Talagang, paano kayo nag-uusap? May pag-uusap ba na, okay, Ken, ganito yung gagawin natin? Or, Rita, ganito yung gagawin natin? Yes, Miss Rachel, meron. Ako po, si Rita, tsaka si Direk Joron, nag-uusap-usap po kami kung, especially kuwari sa mga love scenes po, no? Nag-uusap kami kung ano yung gagawin. Para siyang sayaw. May rhythm, para siyang sayaw na meron siyang choreography. May choreography. Yun yung ginawa namin. So, pinag-iisipan na, kino-choreograph po namin tatlo. Sasabihin namin, Direk, pwede po ba namin gawin to? O, Rita, tataas ko yung paa mo dito. Ihahagis kita dun sa kama. Itataas ko yung kamay mo. Ganun kino-choreograph po namin yung mga eksena po, lalo na kapag mga love scenes po. Because, gusto po nating ipakita sa mga tao na yung makatotohanan. Ano, paano ba mag-make love yung mag-asawa? Paano ba talaga yung gusto namin ipakita yung mahal na mahal namin yung isa't isa din sa mga eksena na ginagawa namin. At nakatulong yun. Nakatulong yung pagpaplano
dun sa mga eksena na gagawin po namin. Writer, PH, Studios.